Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Buhay po ang ating Diyos. Amen. Kung buhay po ang ating Diyos, ay yun ang dahilan kung bakit tayo po ay kapag ganitong panahon, ay talagang inaalala natin yung katotohanan na ang Panginoon ay isang beses lamang namatay at inaalala na lamang natin, pinalaya na tayo ng Panginoon doon sa kaisipan noon natin na pagkamahal na araw, yun po yung kinamulatan ng marami sa atin, kasama na po ako. Pagkamahal na araw daw, ay huwag mag-iingay, patay ang Diyos. Ayan, yung nagkakasugat nga daw ay hindi gagaling. Parang yun yung mga maling kaisipan. Pero salamat sa Panginoon na talagang ang Diyos ay pinapalaya tayo mula doon sa pandaraya ng kaaway at mula doon sa kanyang salita na buhay at makapangyarihan ay sabi nga ng John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya tayo po, malayang malaya tayo na nagpupuri sa Panginoon dahil alam natin siya ang ating manunubos at siya rin ang ating hari na ating sinusunod. Amen po ba? Sabi ng Isaiah 44 verse 6, God Almighty is both Redeemer and King. So He is our Redeemer and our King, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Kaya yun ang ating alam, dahil siya ay tagapagligtas, yung pagmamahal na nadama natin ay sunusuklian din natin ng paglilingkod na may pagmamahal. At dahil siya ang ating hari, sinusunod natin ang hari ng ating buhay. Amen po ba? Dati, tayo ang hari ng ating buhay. Pero nung naunawaan natin na hindi pala totoo yun, talaga palang may tunay na hari at tayo ay tagasunod lang ng Panginoon. Nung maunawaan po natin yon, hindi lang natin kinilala ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, but we recognize Him also as the King of our lives. Kaya nga, He is our Lord and our Savior. Amen po ba? So, purihin po ang ating Panginoon sa mga katotohanan yan, na dahil po naman dyan ay talagang, sabi nga po ng Romans chapter 6 verse 9, sabi, tayo, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, nais ko pong basahin, ito pong pangako ng banal na kasulatan. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. And verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. And verse 11, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kung tayo na nananalig sa ating Panginoon, alam natin si Jesus ang ating tagapagligtas, siyang namatay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. At bilang ating tagapagligtas, ang sabi, kung paano si Jesus ay namatay at nung siya'y muling nabuhay, ang buhay niya ay para sa Diyos, ganon din daw ang dapat nating buhay. Kung tayo ay muling binuhay mula doon sa kapahamakan ng kasalanan, dapat ang buhay din daw po na ito ay ating gamitin para sa paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, tayo ngayon ay nabubuhay hindi na para sa ating sariling kagustuhan, kundi para sa kalooban na po ng ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kala ko wala pong naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi ko po yun salita. Yun po ay salita ng ating Diyos. Ayan, puri po ating Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba kayo para sa salita ng Diyos? Ayan. So, puri po ating Panginoon. Ngayon po, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, muli ay anyayahan ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng yung pinag-aaralan po natin sa Proverbs chapter 4. Ang babasahin po natin muli ay yung verses 20 hanggang 27. Kawikaan chapter 4, verse 20 hanggang 27. Iyan ko po kayo magsitayo kung kayo po ay naririyan na at sabay-sabay po nating babasahin salita ng Panginoon. Ibasahin po muna natin sa mabuting balita. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan.
Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ngayon naman po, ang babasa po ng verses 20 hanggang 23 ay mga babae lamang po. Basahin niyo po ng malakas. Pagkatapos naman po, kami mga lalaki ang babasa ng 24 hanggang 27. Sige po, mga babae, 20 hanggang 23. Tayo mga lalaki po, sabay-sabay. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level paths for your feet and take only ways that are firm. Do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. Tayo po'y sama-sama muling manalangin sa Diyos. Maraming salamat, O Diyos, katulad ng sinabi mo sa iyong salita. Kapag ginamit po namin, O Diyos, ang iyong salita na gabay namin, tanglaw sa aming paanan, tunay nga, O Diyos, na pinagliliwanag mo ang landas na aming dinadaanan. Sinabi mo rin sa iyong salita, for the path of the righteous is like a light at dawn that shines brighter. It shines brighter and brighter till the full day. Salamat, O Diyos, na habang ang iyong salita ay aming pinagmumuni-muni, lalo itong nagiging maliwanag sa bawat isa sa amin. At lalo nitong tinatanglawan ang aming mga buhay na dati, O Diyos, ay kubkob ng kadiliman dahil sa pandaraya ng kaaway. Kaya naman sa oras pong ito, once again, Father God, sa pangungunan ng iyong banal na Espiritu, na siyang Espiritu ng kaliwanagan, siyang Espiritu ng katotohanan, I pray, O God, na anumang gawa ng kaaway upang ang iyong salita ay hindi matanim ng mabuti sa puso at isipan ng iyong mga anak. I pray, Lord God, right now in the name of Jesus, I pray for alertness of spirit, O God. At anumang gawa ng kaaway, pang-abala ng kaaway, upang ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mga anak ay maabala sa pakikinig ng iyong salita. Sa oras pong ito, O God, ikaw pa, Panginoon, ang magbigay, O Diyos, ng close na attention, Panginoon, or mas malalim, Panginoon, na kaugnayan sa pakikinig ng iyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang nais mo, O Diyos, ang iyong binhi ay matanim sa matabang lupa. And right now, Lord, hindi lamang pakikinggan ng iyong bayan ang iyong salita. Ito'y kanilang tatanggapin, iingatan, yayakapin, at uunawaing lubos. Sapagkat ang hatid ng iyong salita, O Diyos, ay masaganang pagbubunga. Kaya tinatanggap na po namin ang pagpapalang hatid ng iyong salita. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming sama-samang pasasalamat at panalangin. Amen! Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Praise God, purihin po ang Diyos. Amen. Ngayon po ay nandito po tayo sa atin pong ikalawang bahagi ng pag-aaral ng passage natin ito mula po sa aklat ng Kawikaan. At the last time na tumayo po ako dito ay binigyan ko po ng pansin yung unang entry point. Pinag-aralan po natin, dito pong passage po kasi na ito ay makikita natin na pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos that we have to guard our heart. Sapagkat ang sabi, it is the wellspring of our life. Bantayan natin mabuti ang ating mga puso sapagkat ito yung buhay natin. At nakita natin sa ating pag-aaral nung una na napakahalaga na pinapaalala sa atin yung ating tenga ay bantayan sa mga napapakinggan na aral. Bakit? Kasi nga po, ang ating puso, anumang napapakinggan nito ay yun yung inilatbas ng ating bibig, yun yung nakikita sa ating buhay. Kaya kailangan bantayan natin ano ba yung ating napapakinggan. At binigyan natin ng pansin yung ears, may kinalaman po sa
mahalaga na ginagamit ang tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At hayaan niyo po na bigyan ko ng pansin minsan pa ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Actually, meron pong dalawang mahalagang Greek word pag sinabi po yung word of God. Ang dalawang salita po na ginamit na Griego sa salitang word of God, ang una po ay yung tinatawag na logos o yung written word. So yung hawak po nating Biblia, yan po yung written word or yung spoken word, yung pinapahayag na salita ng Panginoon, yan po ay logos. Pero meron pa pong isang mahalagang salita na ginagamit po pagka tinutukoy ang salita ng Panginoon. At ang ginagamit po dyan ay yung salitang rhema. Na ang ibig sabihin naman po dyan ay, in my own understanding, para mas maunawaan po natin, ang rhema po ay appropriating God's word. Kumbaga, pinipersonalize natin, tinatanggap natin ito personally. Kasi ang salita po ng Panginoon, tandaan niyo po, na natandaan niyo yung aking illustration na binigay sa inyo na may pumasok po na nag-a-apply. Dahil siya ang nakinig doon sa mensahe, siya ang napagpala. So ganun din po mga kapatid. Ang salita ng Diyos, kapag kaya na ipinapahayag, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Yan po, dahil sa salitayan ng Diyos, talaga makapangyarihan po yan. Kaya lang, nakadepende ang kapangyarihan ng salita ng Diyos doon sa mga nakikinig. Kaya nga ang nais ng Panginoon ay maging mabuting binhi o maging mabuting lupa para yung mabuting binhi ay maitanim at ito'y tumubo at lumago. Now, kung titingnan po natin yan sa Luke chapter 5, makikita nyo po, pinag-aralan po natin nung minsan, nung si Pedro po ay kasama yung ilang mangingisda, Luke chapter 5 verse 1, ang sabi doon ay, ang Panginoong Jesus, isang pagkakataon, ay nangangaral. Nais ko pong bigyan ng pansin ito bago po tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng atin pong pinag-aaralan. Ang sabi po ng Luke chapter 5, para makita natin yung importance ng word na logos at saka rema. Ang sabi po sa verse 1, Luke chapter 5 verse 1, minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret, at pinagkalipunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. So marami po mga tao ang nakikinig ng salita ng Diyos. So yung ginamit na salita ng Diyos, ang Greek word dyan ay logos. So marami po ang nakikinig ng salita ng Diyos, so ipinapahayag ang salita ng Diyos. Pero pansinin niyo po yung verse 4. Sige po, buksan niyo ang inyong Bible. Sa verse 4, ang sabi po ng Luke chapter 5 verse 4, pagkatapos niya magsalita, so natapos nang i-deliver ng Panginoon yung kanyang aral doon sa mga tao, yung logos. Verse 4, sabi, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Pansin niyo po yung verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, yung word na sinabi dito, yun na po yung rema. Dahil narinig niya ang aral ng Panginoon, kahit na wala kaming nahuli, pero dahil napakinggan ko yung aral mo at yung aral mo ay tinatanggap ko ngayon. Pansinin niyo po ang sabi niya, yung dahil sa sinabi ninyo, yung word na sinabi ninyo, referring to the word of God, ano po ang sabi niya sa verse 5? Ihuhulog ko ang mga lambat. At alam natin ang nangyari. Kumbaga, kahit na parang para sa kanya ay parang hindi niya maintindihan. Pero dahil naniniwala siya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, dahil sinabi mo, he appropriated the word of the Lord to his own life, dahil sinabi mo, ihuhulog namin ang mga lambat. So yun po yung rema. Yung sinabi ng Panginoon, tinanggap niya, pinamuhay niya. Ano nangyari? Napagpala siya. At wala na tayong nabalita dun sa ibang mga nakinig. Wala pong sinabi ang Bible patungkol kung ano nangyari doon sa mga nakinig. Pero itong si Pedro na inappropriate niya ang salita ng Diyos sa kanya, ano nangyari? Ang sabi ng Bible, marami silang nahuli. So, ganyan kahalaga mga kapatid sa Panginoon na ang salita ng Diyos ay talagang matamang pinakikinggan, inuunawang mabuti. Amen po ba? At yun po yung binigyan natin ng pansin noong nakaraan, yung atin pong ears. Ngayon naman po ay pupunta po tayo sa pangalawa. At ito po ay another entry point na dapat binabantayan natin sapagkat itong entry point na ito, anumang pumapasok dito, pwedeng mag-govern sa ating mga puso. And
Ito po ay may kinalaman naman sa ating eyes o mata. So eyes, be watchful of what you look into. Bakit po kailangan maging watchful? Bakit kailangan mapantayan natin ang ating mga laging tinitingnan? Because what you constantly see will govern your mind. Kaya sabi dito sa verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Sabi sa NIV, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Now, ano po ang sinasabi nito sa ating mga paningin? Kung dun sa una, pinapaalalahanan tayo about our ears. Saan natin ito dapat ginagamit at anong dapat nating pinapapasok sa ating mga pandinig? Ngayon naman po ay tinuturuan tayo kung ano naman ang ating gagawin sa ating mga nakikita. Ano yung dapat nating tinitingnan lamang at saan tayo nakapukol ng ating mga paningin. Dito po, sinasabi sa atin itong verse 25, simple lamang ang sinasabi sa atin, do not get distracted. Andyan po ba kayo? Do not get distracted. Kaya ang sabi dito, fix your eyes directly before you. Fix your gaze directly before you. So ituon mo ang iyong paningin doon sa talagang mahalaga. Huwag kang linga ng linga kung saan-saan. Bakit? Kasi nga po, kapag ka yung mahalagang bagay ay yun ang lagi mong iniisip, yun ang lagi mong tinitingnan, maiiwasan yung pagiging distracted. Kasi ang problema, kapag ka tayo ay distracted, ano nangyayari? Di ba, pag meron kang goal, tapos biglang nawala ka sa iyong goal, distracted ka, ano mangyayari? Minsan, dapat natapos mo na yung goal mo, pero dahil na-distract ka, iba ang ginagawa mo, hindi mo na naituloy yung iyong goal. So, iyon po ang sinasabi dito sa atin ng banal na kasulatan. At gusto ko po na tingnan natin ito doon sa sitwasyon nung again, si Apostle Peter, ang isang alagad ng Panginoon na kung paanong sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, as he gazed upon the Lord, nakita natin he was able to do things na hindi naman niya pangkaraniwang ginagawa. But because of his focus on the Lord, nagawa niya yung bagay na extraordinary. Tatanungin ko po kayo, ordinary lang po ba ang maglakad sa ibabaw ng tubig? Di ba hindi? Normally, kaya nating lumangoy, makakalutang ka sa tubig. Pero yung maglakad sa tubig, hindi ho yan pangkaraniwan. Pero naririto po si Pedro, isang ordinaryong tagasunod ng Panginoon, he was able to do extraordinary exploits. Bakit? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, nakatingin siya sa Panginoon, pinakinggan niya ang salita ng Panginoon. Alam ko na alam niyo po ang kwentong ito. Amen po ba? Amen. Nung nakita niya ang Panginoon na lumalakad sa tubig, alam niyo anong sinabi niya, Lord, paparyanin mo ako. Nung sinabi niya ito, hindi niya iniisip na pupunta siya doon para lumangoy. At alam kong kaya ni Pedro. Because Peter is a veteran fisherman. At bilang veteran fisherman, kaya niya talagang lumangoy. Pero nung nakita niya na ang Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, he was not thinking of swimming towards the Lord. Ang iniisip niya kung paano naglalakad ka, Lord, gusto ko ding maglakad sa ibabaw ng tubig gaya mo. Amen. Kaya Lord, paparyanin mo ako. Amen po ba? Amen. At ano sabi ng Panginoon? Halika. Again, makikita natin the power of the word. Sapagkat mayroong good soil at naririto yung good soil na yon ay tinanggap ang salita ng Panginoon. He appropriated the word of God in his life. Sabi ng Lord, halika. At alam natin ang kwento, hindi po siya nagkatubili. Walang sinabi ang Biblia na parang kinakapakapan niya yung tubig kung siya'y lulubog. Hindi. Right away, nung sinabi ng Panginoon, halika, naglakad siya. Yun ang sabi ng Bible. Sa atin po, yung mga marurunong lumangoy, alam ko, wala rin kayong hesitation. Katatapos lang natin ng outing. Ano? By the way, salamat nga po talaga sa Panginoon. Sabi ni Brother Michael, talagang dami daw pagkain. Sa Louisiana at saka sa Riaya din po ay sa halip po na lumangoy kami sa tubig, ay lumangoy na lang din po kami maghapon doon sa tabi ng kainan. Ay talagang ang dami nga po. Sabi ko, sige, handa na natin yung ating mga pagkain. Nung inilabas po,
Sabi ko, doon na ho kasi kami lahat nag-breakfast. Eh, nung inilabas po nila, nilabas na lahat, pati tanghalian at hapunan. Sabi ko, teka muna, breakfast lang. Baka pagka nilabas nyo lahat, ay wala na tayong i-lunch. Ba, hindi po. Talagang kahit lunch na, andyan pa rin, maghahapunan na, andyan pa din. Ibig sabihin, ang dami pong pagpapala ng Panginoon. And we enjoyed the presence of God. We enjoyed the presence of our brethren doon sa gawain na yun. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yun nga po, again, the power of God's Word. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, halika. Kasi sabi ng Panginoon ni Apostle Peter kay Jesus, paparyanin mo ako. Sabi ng Panginoon, halika. At lumusong siya sa tubig without a doubt. Nung lumusong siya sa tubig, alam niya maglalakad siya dahil sinabi ng Panginoon, halika. Wow! Amen po ba? At ang maganda nangyari ito habang siya'y nakatingin sa Panginoon. At yun po yung gusto kong makita nating mahalagang bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, that these eyes, saan ba natin ito gagamitin? We should fix our gaze, kanino? Sa ating Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Bakit? Kapag tayo lagi nakatingin sa ating Diyos na makapangyarihan, katulad ni Peter, I believe we can do exploits, extraordinary exploits. Hindi tayo ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa kapag lagi tayo nakatingin sa Kanya. Amen po ba? At yun po yung naranasan ni Pedro. As he was looking unto the Lord, he was walking on water. Wow! Ewan ko kung ano nararamdaman noon ni Pedro habang naglalakad siya sa tubig. Hindi ko alam, pero basta ang sabi ng Bible, naglalakad siya sa tubig. Yun ang alam niya, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. At ano po ang nangyari? Habang nakatingin siya sa Panginoon, nakakahakbang siya. But when he was distracted by the giant waves around him, dahil nag-aalimpuyo yung sungit ng panahon sa kanyang paligid, ang nakita niya na yung malalakas na alon, again, he was a veteran fisherman. Hindi mo matatakot ang mga fisherman sa ordinaryong alon lang. Kaya ibig sabihin, itong nakita niyang alon ay talagang may kinalaman sa kanyang buhay na natakot siya. Kasi hindi mo basta-basta matatakot ang mga veteranong mangingisda. Sanay po yan sa mga alon. Kahit po bagyo, kaya niyang lumusong sa dagat. Kasi kilala na nila ang dagat at ganoon ang kanilang karanasan sa kanilang mga sarili. Kaya believe, nung nakita niya yung nag-aalimpuyong alon, hindi yun pangkaraniwan din. Kaya lang ang problema, doon na focus yung kanyang pansin. And it was when he lost his focus, his gaze on the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, yun yung nagsisimula na siya ay unti-unting lumulubog. Kaya nga anong nasigaw niya, Lord, tulungan mo ako. Humingi siya ng tulong. Pero salamat sa Lord. Mga kapatid, magandang lesson na tinuturo sa atin ito. Pag may nagagawa tayo, tinutulungan tayo ng Lord. At pag bumabagsak din tayo, ang Lord pa rin ang tatawagin natin. Amen? Sa pagtatagumpay at sa pagbagsak, nandyan ang Lord. Hindi tayo pinababayaan. Amen po ba? Basta ang mahalaga, lagi tayong nakatuon sa ating Panginoon, sa anumang ating mga ginagawa. So fix your gaze straight ahead. Ang Panginoon ang tingnan ninyo sa inyong buhay. Yung magagawa ng Panginoon sa inyong buhay. Sabi nga dito sa ating verse, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. When you fix your eyes to what lies ahead, ano mararanasan mo? Kung yung isang bagay na tinitingnan mong napakahalaga, yan lagi ang tinitingnan mo, hindi mawawala yung passion mo. Yung motivation mo, hindi yan mawawala. Kaya nga, alam natin yung salitang passion, gamit na gamit dito sa ating panahon. Sabi ko, ano ginagawa mo? Ibigay mo ang iyong puso. Ibig sabihin, andun yung ano mo, andun yung fire, andun yung zeal, andun yung apoy. Kasi pag yun yung tinitingnan mo, gusto mo mangyari yung plano mo, hindi mo iwawala yan sa isip mo, ano nangyayari? May nagaganap. Yun yung nagtutulak sa'yo. So ganun din, kung yun ay totoo sa mundo, mas lalong totoo na kapag lagi nating tinitingnan ang nagbibigay ng tunay na katugumpayan at walang iba kundi ang ating Diyos, mga kapatid, may magagawa ang Diyos sa ating mga sitwasyon.
Amen? Ang kailangan lamang gawin natin, matutunan natin na laging sa Panginoon ang tingin ng bawat isa sa atin. Si Apostle Paul, yan po yung makikita natin na ginagamit niyang motivation. Nakafocus siya doon sa goal ng kanyang buhay. Nakatingin siya sa pangako ng Diyos. Romans 8:18, nasabi, ito yung tinitingnan ni Apostle Paul, sabi niya, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing, hindi maitutulad sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. So mahalaga kay Apostle Paul yung katotohanan na kahit nasa panahong ito, nahihirapan siya, pero hindi yan ang nagdi-distract sa kanya. Ang alam niya, meron pang mas magandang buhay na inihanda ang Diyos sa kanya. At yun yung dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Kaya sabi niya, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa panahong ito, ay hindi mayahambing sa mga bagay na inihahanda ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kung meron kayong tinatanaw na mas mahalaga dahil sa Panginoon, yung mga pangako ng Diyos, yung mga bagay na inihanda ng Diyos, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, nasabi, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao ang mga bagay na inihahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So if God has something great for all of us, anong gagawin natin? Yun yung tingnan natin, yun ang pangako ng Diyos. Yun yung panghawakan natin. Merong pangako ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Yun ang lagi nating tanawin. Yun ang lagi nating tingnan. Kaya para kay Apostle Paul, yung temporary sufferings are no match to the glory that lies ahead before him. Ganun din tayo. That's why Apostle Paul, hindi po siya nawala dun sa kanyang goal. Para sa kanya, itong temporary suffering, kaya kong tiisin, sandali lang yan. Mas mahalaga sa akin yung kaluwalhatiang inihahanda ng Diyos. Kaya naman, ang pangako niya rin, itong pahayag niya sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18, nasabi niya, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. So makikita natin, even Apostle Paul, yung mga sufferings na to, sinasabi niya, bakit niya sinabing, hindi ako pinanghihinaan ng loob? Kasi yung mga sitwasyon, talagang sapat para panghinaan siya ng loob. Pero eto ang kanyang patotoo, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Apostle Paul was fixing his gaze. Apostle Paul was fixing his eyes. Saan? Sa eternity na mas mahalaga kaysa sa kanyang sufferings na panandalian lamang. Kaya ano sabi niya, verse 18, kaya't ang paningin namin, ginamit niya ng mabuti ang kanyang mata, saan niya ginagamit ito? Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Kaya mga kapatid, hindi lamang ang mata na ito ay ginagamit para makita yung beauty and wonder of God's creation. Yes, mabuti po ito. Pero beyond these physical eyes, ay meron pang spiritual eyes na dapat ginagamit natin para makita natin even yung hindi nakikita ng physical eyes. Amen po ba? Ano ba yung hindi nakikita ng physical eyes? Yung mga pangako ng Diyos. Tinatanggap natin yan by faith. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, we walk by faith and not by sight. So nandun ang kapanatagan ni Apostle Paul sapagkat sabi niya, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ano ang sinasabi sa atin dito ng banal na kasulatan? Huwag niyong paniwalaan lagi ang nakikita ng inyong physical na mata. At yan minsan ang nandadaya sa atin. O minsan, pag may mga karamdaman tayo, pag may mga nakikita tayong pangit na sitwasyon, parang ang idea natin, kung wala kang pananampalataya, ang pagbabasihan mo, yung nakikita mo physically. Kasi nakikita mo na, halimbawa, ang mundo natin ngayon, pag tinignan mo talaga ang mundo, kasama, puro kasamaan. Eh, totoo yun. Pero ano sinasabi ng Biblia about us sa mundong ito? Sinasabi ng Biblia, tayo mga anak ng Diyos, kahit nandito tayo sa masamang mundong ito, God will protect us. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan.
So, there is victory kung tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi tayo nagbabase sa mga nakikita ng ating mata physically. But we base our Christian living through our spiritual eyes. Like Apostle Paul, we walk by faith and not by sight. So ginagamit natin ang ating mga paningin sa tamang gamit. Sa paanong paraan? By gazing, fixing our eyes doon sa eternity. Kaya kung ano man ang tiisin ninyo ngayon, ano, sabi nga ng iba, kalbaryo, yung iba minsan talaga, dahil nahihirapan sa mga pinagdadaanan, mga sufferings, afflictions, na parang ang pakiramdam niya, hindi gumagawa ang Diyos, parang wala ang Diyos sa kanyang mga sitwasyon. Mga kapatid sa Panginoon, again, si Apostle Paul, sabi niya, ang mga pagtitiis sa mundong ito, panandalian lang yan. Pero alam ni Apostle Paul, may mas mahigit, may mas matindi na kapalit na naghihintay sa mga nagtitiis. At tayo po yun. Katulad na salita kanina ng Panginoon, ang mga nagtitiis hanggang wakas, magtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So yun po yung pangako ng Panginoon. So tandaan po natin, ano man ang inyong sitwasyon, ano man yan, kung yan man ay problema sa pamilya, asawa, anak, kahirapan, lahat ng yan, panandalian lang. Huwag ko kayong sumuko, huwag ko kayong bumitaw sa Panginoon. Maaaring nakikita nyo na parang walang ginagawa ang Diyos, parang hindi tinutugon ang inyong mga panalangin dahil parang palala ng palala, nagpe-pray naman kayo, pero parang walang nangyayari. Pray pa din. Kasi hindi natin nakikita ang kilos ng Diyos, pero alam natin may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Nakakatuwa nga si G, kapatid ho ni Jun. And kanina po, binati ako. Tapos sabi niya, Pastor, may kasama po ako. Sabi ko, biniro ko nga, G, dati ikaw lang yung sinusundo, ngayon ikaw na may sinusundo. Ah. Diba ganyang gumawa ang Diyos? Akala natin ay hanggang ganun lang ang buhay natin. Pero meron pang greater things na kayang gawin ang Diyos sa buhay natin. Basta tayo ay lagi lang titingin sa Panginoon. Kaya tayong gamitin ng Panginoon in an extraordinary way, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Pedro, na dahil nakatingin siya sa Panginoon, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig na hindi niya naman ginagawang pangkaraniwan. But because he was focused on the Lord, he was able to do extraordinary exploit para sa Panginoon. Amen? Ganon din po sa atin. Kapag kayo pinagamit ninyo ang inyong buhay sa Panginoon, huwag niyong tingnan yung limitasyon ninyo. Ang tingnan ninyo, ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ninyo. Magugulat kayo, God will use you mightily. Amen po ba? So tingin lang tayo sa Panginoon. At ano po ang epekto nito kapag ka tayo po ay laging nakatingin sa Panginoon? Ano po ang nangyayari kapag ka ang mga eternity, yung mga bagay na mahalaga ang pumupuno sa ating isipan, sa ating mata at sa ating puso? Ang nangyayari po mga kapatid ay pinapalitan po yung ating desire ay kapag ka ang salita ng Panginoon ang pumupuno dito sa ating puso, ang ating mga tinatanaw ay ang mga pangako ng Panginoon, ang nangyayari po ay yung desire ng ating puso ay gawin ang kalooban ng Diyos. Nakikita natin sa pamamagitan ng pag-ayon sa kalooban ng Diyos, ang nangyayari ay pinapalitan ng Panginoon yung desire. Kasi nga po, itong mata na to, laging ang desire of course ay, alam naman natin, physical eye. So anong ang desire niyan? May kinalaman sa ating mga gawain ng laman. Yan ang ano ng mata eh. Pero kapag ginamit natin itong mata na ito, tiningin sa mga bagay na mahalaga, itong mga bagay na ito ang pupuno sa ating mga puso, at mula doon sa mga pumupuno sa ating, yung mga tinitingnan natin at pumupuno sa ating puso, mula dito sa puso, napapalitan na yung mga desire natin sa mga bagay ng sanglibutan. Yung mga dati nating attraction ng sanglibutan, pinapalitan na ng Panginoon ng ibang attraction na may kinalaman na sa kanyang kalooban. Yun ang dahilan kung bakit nababago na yung ating desire
Kaya nga Psalms 37 verse 4, di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Na, sa Panginoon mo hanapin ang iyong kaligayahan at ipagkakaloob niya ang iyong mga pangangailangan. Ibig sabihin, habang tayo ay nandoon sa ginagawa ang kalooban ng Diyos, ano naman ang ginagawa ng Diyos? Dahil siya na ang kalooban natin, binibigyan niya na tayo ng katabangan sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa kanya. Kasi hindi na natin yun hinahanap eh. Ang hinahanap na natin ang Panginoon. At si David, yun yung kanyang patotoo. Ang sabi ni David sa Awit 27 verse 4, ang desire ni David ay laging mamasdan ang kagandahan ng Diyos. Ang sabi niya, isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. So, yung mata niya, gusto niya ang makita lagi yung kagandahan ng Diyos. Yung mata niya, ang gusto niya ang laging pumuno, maranasan niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niya kung saan dapat gamitin ang mata na ito. Amen po ba? So, pwede rin po, ganun din na sinasabi sa atin ng Bible. We have to be watchful kung ano man ang tinitingnan natin. Dapat binabantayan natin, ano ba yung gusto kong makita lagi? Ano pa sabi ni David? Again, sa Psalms 101 verse 3, he decides not to focus on evil things. Dahil alam niya na ang kinaluluguran ng Diyos, ang dapat na hinahanap niya, so yun na yung kanyang desire. Nag-decision siya na hindi na siya makikisama, hindi na siya makikisalamuha sa gawa ng mga masama. Ang sabi niya, sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. So yun yung kanyang decision. Kung alam niya na ang kanyang nakikita ay gawang masama, hindi na niya doon itutuon ang kanyang paningin. Saan niya itutuon ang kanyang paningin? Sa gawa na nakalulugod sa ating Diyos. Amen po ba? So we should use our eyes on knowing, ito ba'y nakalulugod sa Diyos o hindi? At gamitin natin ang ating paningin upang gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa NIV ng Psalms 101 verse 3, I will set before my eyes no vile thing. The deeds of the faithless men, yung mga gawa ng mga taong masama, ang ginamit faithless. Anong desisyon ni David? I hate. They will not cling to me. Hindi ako makikisama sa kanila. So sinasabi niya, ang aking kaugnayan sa kanila, pinuputol ko. Kasi hindi ito makakabuti sa akin. Ganyan po ba kayo tumingin ng inyong mga relasyon? Hindi po sinasabi dito na huwag nating abutin ang mga masasama. Ang totoo, tinawag nga na tayo ng Panginoon para yung mabuting balita ay dalhin sa mga masasama. Pero sinasabi dito ni David, hindi siya makikisama. Kung alam niya na masama ang ginagawa ng mga taong ito, hindi siya makikisama sa kanila. So, David decides not to desire evil things. Lalo na ang sumama sa mga taong ang gawain ay pawang masama. At dahil malinis ang kanyang puso, nilinis na ng Diyos ang kanyang puso, makikita natin yung kanyang desire ay malinis din. Remember, sabi ko po sa inyo, binigyan na tayo ng bagong puso ng Diyos, bagong espiritu. Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27. So yung puso na yon mula sa Diyos ay malinis. So kung yan ay malinis, ang desire niyan ay malinis din. Kaya tinuturuan tayo na tingnan. Tinuturuan tayo na pumili kung ano i-desire natin. At si David, pinili niya kung ano yung kanyang i-desire. Kasi alam niya na pwede niyang piliin ito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan niyo po, our heart is precious. Binigyan tayo ng bagong puso, galing ito sa Diyos. At kung ano man ang ating tinitingnan lagi, yan po yung magpapahayag ng ating pagkatao. Kasi kung ano laman ang ating puso, yan ay mahayag sa ating kinikilos, yan ay mahayag sa ating mga sinasabi. Kaya, kung ano ang lagi mong tinitingnan, kung ang mata mo ay ginagamit mo ng may pananampalataya, makikita din yan sa buhay mo na you are living by faith, katulad ni Apostle Paul, and not by sight. Pero kung ang buhay mo ay nakatuon sa mga bagay ng mundo, nakatingin ka sa mga bagay ng mundo, makikita din yan. Mahahayag din yan.
Bakit? Kasi nga kung ano ang lagi mong tinitingnan, yan ang magiging manifestation ng iyong pamumuhay. Even yung desire mo, yan din ang ipapakita ng iyong buhay. Kung ano laman ng iyong puso, ano yung desire ng iyong puso, lalabas yan. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon, dahil bagong puso itong tinaglay natin mula sa Kanya, dapat ang nag-uumapaw na desire ng pusong ito is nothing but to please God in our lives. Dahil ang pusong ito ay galing sa Diyos, dapat ang pusong ito walang ibang tinitingnan, walang ibang tinitibok, unang-una, kundi ang Panginoon lamang. At yan ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya nga ang sabi niya sa Luke chapter 9, verse 62, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ihinihalin tulad ang ating pagsunod sa Panginoon sa gawain ng isang nag-aararo. At simpleng-simpleng larawan, alam natin ang gawain ng pag-aararo. Talagang ang mga nag-aararo, wala po silang tinitingnang ibang bagay, wala silang linya, pero nagagawa nila na diretso yung kanilang inaararo. Kasi alam nila na kapag sila'y palinga-linga, linga-linga din o baluktot din yung kanilang inaararo. At yun din ay ginamit na simpleng larawan ng Panginoon ng ating pagsunod sa Kanya. The Lord desires that we fix our eyes only to Him. Kung gusto natin na magtagumpay sa buhay na ito, yun lang ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto natin makasunod ng lubusan sa Panginoon, huwag nating aalisin ang ating paningin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Because when we fix our eyes unto the Lord, at tulad ni Apostle Peter, kaya natin gumawa doon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? Pangatlo po na bibigyan natin ng pansin na may kinalaman sa ating mga puso ay ito namang labi. Be careful with what you say. Sabi ng verse 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So sabi ng Kawikaan, di ba, sabi ng Kawikaan 18:21, life and death is in the tongue. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. So kaya napakahalaga po ng kapahayagan ng ating labi. Kung ano ang laman ng ating puso, yan ang ihahayag ng ating labi. So, kung ano yung nakikita natin, kung nakatingin tayo lagi sa nang may pananampalataya sa Diyos, ang ipapahayag ng ating labi ay yung ating pananampalataya. Pero kung ang nakikita natin ay yung mga bagay na nagbibigay ng discouragement, nagbibigay ng panghihina ng ating pananampalataya, yun ang ating pinagpupukusan, yun din ang ipapahayag ng iyong labi. Kasi kung ano laman ng iyong puso, sabi ng Panginoon, ay yun ang ibubuka ng iyong bibig. Sabi nga po, what is in the back well will show up in the bucket. Kung ano yung kinuha mo doon sa balon, yung laman ng pinangtabo mo, yun din ang ilalabas. Kaya sabi ng Matthew chapter 12, verse 34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. So napakahalaga na dito bilang mananampalataya, bilang mga alagad, bilang mga disciples, sinasabi ng Panginoon sa atin, if our heart is pure, if our heart is clean before Him, dahil siya naman ang nagbigay ng puso na ito, then from out of this heart, lalabas sa ating bibig yung salita na nakalulugod din sa Panginoon. Dahil yun yung ating tinanggap. Yun na yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Pusong malinis, pusong dalisay. Kaya kung ano po yung nasa puso natin, yan po yung idinedemonstrate ng ating mga actions. Kung ano nasa puso natin, yan ang ipinapahayag ng ating mga labi. Kaya ang paalaala sa atin dito, dapat binabantayan natin ang ating mga labi. Kaya sabi ng verse 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ibig sabihin, hindi na yan kalooban ng Diyos.
Lalo na mga kapatid, minsan simpleng ano lang to, simpleng biruan, minsan mga sabi nga, para bang green joke. Di ba minsan pagka nagsimula na magbigay ng green joke yung ibang mga magkakaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya, pumayag ka ng malamangan ka kung sila ay nagsishare ng kanilang mga green joke. Kung hindi pakikinggan ang verse, umalis ka. Hindi yung, teka muna, meron din akong green joke, mag-share ka din. Hindi, wala na tayo dyan. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Epeso, yung mga salita na hindi na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, huwag na lumabas sa ating mga labi. So napakahalaga, nabantayan natin ang ating mga labi. Sabi din po ng Kawikaan chapter 25, sa verse 11, sabi, a word aptly spoken is like apples of gold in settings of silver. So ang labi na ito, kapag angkop ang sinasabi, ay katulad ng isang pagkain na inihanda sa napakagandang lalagyan. Imagine ninyo, ganun ang description ng Bible. Kapag ang sinasabi natin ay maganda, mabuti, katulad daw ito ng pagkain nasa magandang lalagyan. Kasi minsan, ang pagkain kahit nasa magandang lalagyan, kung hindi naman angkop yung pagkain, kung panis yung pagkain na yan, kung bulok yung pagkain na yan, makakain mo ba yan? Walang saysay. Kasi minsan dinadaan sa packaging. Pag tikim mo, naku, hindi pala masarap. Di ba? Nadali tayo ng packaging. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, unang-una talaga, binabantayan ng mga tagasanglibutan ng ating mga bibig, yung ating mga sinasabi. Kaya dapat gamitin natin ito ng angkop, napapanahon, tama. Kaya mismong ang Biblia ay nagbibigay ng paalaala sa atin kung paano natin gagamitin ang ating bibig. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay hahatulan ayon sa ating mga sinasabi at sa ating mga ginagawa. Sabi ng James chapter 2 verse 12 o Santiago, kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos. So kahit wala pang sinasabi, sa kilos pa lang, pwedeng makita ang laman ng ating puso. Kasi kung ano laman ng ating puso, makikita sa ating gawa. Kaya ano sabi? Be careful how you act. Wala pa yung sinasabi, ha? Di lalo na kapag may sinabi pa. Kaya sabi dito ni Apostle James, mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita. Sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpalaya sa inyo. At ang kausap dito ni Apostle Paul and Apostle James, tayo mga mananampalataya. At pinapaalala niya sa atin ito na tayo bilang mga believers, ito na yung ating pamumuhay. We have to watch how we act and what we say. Sa ayaw at sa gusto natin, iba na ang ating kilos, iba na ang ating pananalita. At alam niyo po ba na sa biyaya ng Panginoon, nung ako po'y makakilala sa Diyos, alam naman natin ang Marikina, bukang bibig na talaga dito, ang mura, mga maliliit na bata. Yung mura talaga, ha? Yung mas marami yung, kung baga sa atin, pag nagpapanalangin tayo, ang daming praise the Lord, ang daming hallelujah. Bago yung sentence natin, talagang puno ng praise the Lord, hallelujah. Ang hindi naman mananampalataya, ang kwento naman, isang sentence, ang dami ding mga mura. Eh, lumaki ho ako dito sa Marikina, eh. Eh, ang Marikina, ganun ho ang nakasanayan. Kwentuhan, una muna, may mura. Wala tapos ang kwento, may mura. Talagang bukang bibig, mura, mura. Pero alam nyo, sa biyaya ng Panginoon, nung maunawaan ko na hindi kalooban ng Diyos, na ang bibig na ito ay ginagamit sa walang kapararakan. Yun ang isang bagay. Akala ko nga noon, yun po yung mahihirapan akong alisin. Kasi habit na, eh. Buhay ko na yun, eh. Pero alam nyo, sa biyaya ng Lord, isang bagay, inalis niya yun. Pero isang pagkakataon po, nung nasa Quezon kami, di nagmi-mission na nga po. Nung sinasama ko na po si Days, kasi nung siya po yung nag-work pa dito, pupunta siya doon weekends, babalik dito, narinig ni Days yung mga bata, sabi niya, naku, bakit niyo ginagawa yan? Mamumura kayo ni Pastor. Biglang nagtaka si Days, naisip niya, sabi, bakit nagmumura ba si Pastor? Yung pala, yung pag sinabing mamumura, yan, alam ni Brother Antolin, taga Quezon, ni Lokban. Pag sinabing mura, yung pala, mapapagsabihan. Nung,
una yun din ho ang ano ang inisip ni Day, sa kala niya ay hindi pa ako nakakalaya doon, pero alam ko matagal na akong pinalaya ng Panginoon doon. Pinaliwanag naman ng mga taga roon. Pero yun nga po, the world is looking at us bilang mga mananampalataya. Paano tayong kumikilos? Binabantayan din nila yung ating mga sinasabi. Eh ano mabigat pa dito sa banal na kasulatan, dito po sa ating binabasa sa Proverbs, sabi sa verse 24, ilayo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. So ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, hindi na yan ang linya ng ating bibig. Ano pa? Hindi lang mahahalay, kundi kasinungalingan o mga salitang walang katotohanan. Hindi na yan ang pinupunto natin. Kaya makikita natin, si Apostle James, naglaan po siya ng isang buong, halos isang buong chapter ng Aklat ng Santiago para lamang ipakita sa atin kung ano ang kapangyarihan ng dila. O kasi talaga, sabi nga, napakaliit pero kayang palagablabin ang isang kabundukan. Very powerful ang dila. Kaya meron pong isang hari, dumalo siya sa isang kaharian at namangha siya sa kahusayan ng kaharian na yon. Gusto niya malaman ano ang sikreto ng kaharian doon. Kaya inalam niya, sabi niya, ano ang sikreto? At humingi siya ng ano, ng parang kinausap niya yung hari at ano ang kagandahan ng kaharian na ito na maipapakita niyo sa akin sa pamamagitan ng pagkain. Ihain niyo sa akin yung magpapahayag ng inyong kaharian. Parang sa pamamagitan ng ihahain na yon ay magde-demonstrate na ito ang aming kaharian. So, naghanda po yung hari, talaga naging abala. At nung oras na ng kainan, lahat ng putahe na may kinalaman sa dila nasa harapan ng hari na yon. Kulat siya. Tinikman niya rin. Kaya lang, nakakaumay naman yun. Lahat na lang ng pagkain mo ay puro may kinalaman sa dila, di ba? Ganun ba? Kaya pala, ang sabi ng hari, kaya po ang kaharian na to ay matagumpay sapagkat alam namin ang kahalagahan ng kapangyarihan ng dila. Yun pala. Eh, totoo naman, di ba? Kapag ginamit na tama ang dila, lalo na mga negosyante, mga salesman, yumayaman, walang puhunan, dila. Di ba? Talagang uunlad. Di nag-isip naman siya, yun pala. No? O sige nga, paghanda nyo naman ako sa susunod. Ano naman ang worst ng inyong kaharian? Para iniisip niya kasi sana makakain naman ako ng ibang putahe. Sa susunod na hain, pagbukas niya ulit, the same. Puro dila pa din. Bakit ganon? Kala ko ba ang inyong kaharian ay natanyag dahil sa kausayan, sa pamamagitan ng dila? Eh bakit dila pa din ang inihain niyo sa akin? Eh yan din ang dahilan. Kaya ang aming kaharian ay tinuturing na worst dahil din sa dila. May pag-aawayan, may sigalutan. Eh, totoo naman. Tama po ba? Kaya si James, yun din po, nag-ubo siya ng halos isang chapter para lamang ipakita sa atin kung gaano ka-destructive ang dila kapag ka hindi ginamit ng tama. Kaya sabi niya, Santiago chapter 3, verse 8 hanggang 11, ngunit walang makasusupil sa dila, ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao at nilalang nakalarawan ng Diyos. Tama nga naman. Kaya doon sa kaharian na yon, ito yung best namin, dila. Ito rin yung worst namin. Kasi ginagamit nga naman sa pag-alimura sa mga tao, di ba? At ang malungkot, sabi nga nito, itong ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos, pero ito rin ang ginagamit natin para pulaan ang nilikha ng Diyos. Kapag tayo'y naninirang puri, ginagamit natin ang dila na nilikha ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Pero kapag sinisiraan natin ng puri ng iba, nilikha din niya ng Diyos, pero sinisiraan natin. Sino sinisiraan natin? Hindi yung tao, kundi yung Diyos na lumikha sa kanya. Kaya binabalalaan tayo na dapat gamitin natin ng tama ang ating dila. Ang dila, it is used to praise God, but it can be used also to ruin a person. Kaya sabi dito ni Santiago, sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-aalimura,
Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat? So as a believer with a new heart and with a new spirit, dapat po ang pinamumutawi na ng Diyos sa pusong ito na dinalisay niya ay pasasalamat, pagpupuri. Kaya nga meron tayong mga testimony. Meron tayong pagpapahayag ng mga dakilang ginagawa ng Panginoon. Ibinabantog natin ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ang maganda, mga kapatid sa Panginoon, ang dalisay na pagpupuri ay nagmumula sa bibig ng mga paslit. Nung dati po, nung tayo nagre-relihiyon pa, lahat ng ginagawa natin, yan po ay acts of religion. Na sabi nga ng Panginoon, ni Apostle Paul, mayroong form of godliness but it lacks power. Yun yung religion eh. Kumbaga, nagagawa natin noon na ginagawa yung mga rituals, pero yung mga rituals na yon paimbabaw. Pag Linggo, nasa sambahan, simbahan, pagkatapos noon, sasabungan. Pagkatapos, sasugalan. Ganun po ako noon, nung ako bagong mananampalataya pa, nakilala na po ako noon sa Panginoon. Pero sa kalapit po namin, sa Karen, sa kabila lang po noon ay may sugalan. Kabilang street lang po, meron kaming isang lugar doon na talagang ang mga tao doon ay mga bahay-bahay na po doon, sugalan. Punta ka lang doon, ay may madjungan, may baraha, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ko pong umattend noon sa gawain natin sa Marikina, dito po sa may Santo Niño, ay diretso na po ako doon sa sugalan. Ganun po yung aking buhay. Sabi ko nga po sa inyo, nung nakakilala ako sa Panginoon, ang pinag-aaralan ko na po bilang sugarola, yung pagsalat sa madjong. Kasi parang may suspense eh, no? Yung talaga sinasalat nila. Pero salamat sa Panginoon na pinalaya ako ng Panginoon doon talaga. Inalis na ako ng Panginoon doon sa mga gawa na hindi nakalulugod sa Kanya. At yun nga po, yung ginagawa natin bilang mga hindi pa talaga lubos na nakakilala sa Panginoon, pag Linggo, nasa gawain ng Diyos. Pero pagdating ng pagkatapos na nagawain ng Diyos, balik na ulis doon sa talagang mga ginagawa natin. So hindi talaga nababago yung ating mga buhay. Kaya yung pagsamba natin, hindi talaga tinatanggap ng Panginoon kasi hindi naman tunay na pagsamba yon. Kaya nung tayo po'y na-born again, binigyan tayo ng bagong puso, binigyan tayo ng bagong espiritu para tayo naging batang paslit. At binigyan tayo ng Diyos ng pasimulang pagsamba. At pinamumutawi ng Diyos sa ating mga labi yung labi ng katulad ng mga batang paslit na lubos na kinalulungdad ng Panginoon yung pagsamba. Kaya sabi po ng Matthew chapter 21 verse 16, sabi po dito ng Panginoon, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Tinanong siya ng mga nakapaligid sa kanya. Sabi ng Panginoon, naririnig ko, tugon ni Jesus. Kasi yung mga bata nagpupuri sa Panginoon, Hosanna. Pero sabi ng Panginoon dito, hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinapumutawi mo ang mga wagas na papuri. Sabihin natin, paano makakapagpuri ang mga bata? Ano malay nila? Iyak lang yan ng iyak, di ba? Pero ang Panginoon, nakikita niya talaga yung laman ng ating mga puso at ang dalisay na pagpupuri at pagsamba ay katulad ng mga bata. Di ba, malibang maging katulad kayo ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi yung mga ipinanganak, bagong ipinanganak, parang batang paslit ulit tayo sa harapan ng Diyos. Parang nagsisimula ulit tayong magsalita, nagsisimulang lumakad. Pero dahil bagong puso at bagong espiritu, ang lingwahe na laman ng ating puso ay lingwaheng mula sa Diyos na pag pinakikinggan ng Panginoon, kahit mali-mali pa yan. Di ba, minsan kahit nagpapatotoo tayo na hindi pa rin yan yung accurate sa salita ng Panginoon. Pero basta sinasabi mo yan eh. Natutuwa ang Panginoon doon. Pero hanggang later on, itutuwid na ng Panginoon kasi lumalago ka na sa pananampalataya. Pero bilang isang bagong mananampalataya, excited ka sa iyong pananampalataya eh. At lahat ng yan, tinatanggap ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, mula sa pusong ito na dinalisay ng Diyos, ay pinalalabas niya ang tunay na pagpupuri. Amen? Wala po doon sa pagre-relihiyon ang tunay na pagpupuri. Ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi doon sa pamamagitan ng tradisyon,
hindi sa pamamagitan ng ritual, kundi sa pamamagitan ng aral ng Panginoon at sa gabay ng banal na Espiritu na nangunguna sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya napakahalaga mga kapatid na binabantayan natin ang ating mga labi. Ginagamit lamang natin ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ginagamit sa mga bagay na makabuluhan. Kaya nga makikita natin, marami pong pagka ang ating bibig na ito ay hindi po natin nagamit ng tama. Marami pong sigalot na nangyayari. Bakit po? Because of words said ungodly, ungodly. Mga salita na nabitawan ng hindi tama. Nagiging daan ng awayan, nagiging daan ng sigalutan. Kaya naman ang Proverbs ay maraming paalaala. Well, huwag kayong mag-alala, hindi naman po natin lahat talaga titingnan. Pero maraming mga paalaala ang Proverbs kung bakit mahalaga na dapat ang ating labi ay ating tinitame o ating inaayos. Ang sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 19, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Maraming salita, maraming pagkakamali. Konting salita, konting pagkakamali. Walang salita, walang mali. Pero hindi naman po pupwede na hindi natin gagamitin ang ating salita, ay ating bibig para hindi magsalita. Hindi. Gamitin natin ito para sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag po tayong madaya ng kaaway. Meron pong silencing spirit na ayaw tayong pagsilitain ng kaaway. Eh, ito nga ang ginamit. Go and preach. So ano gagamitin natin sa pagpipreach? Labi. Ngayon kung hindi mo gagamitin ang iyong labi, ibubuka para sa pangangaral ng salita ng Diyos, tatahimik ka lang, hindi mo nagagamit ang labi mo para sa kapurihan ng Diyos. So napakahalaga po na gamitin natin ang salita, ang bibig natin sa tama. Again, sa Proverbs chapter 15, verse 1, ang sabi, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, tinuturo sa atin na ang nakapagpapalubag ng kalooban ay yung kahinahunan. Kaya minsan, hindi magkasundo ang dalawang magkaaway kasi parehong nagsisigawan. Di ba? Pag pareho kayo nagkakasigawan, hindi kayo nagkakarinigan. Pero kapag ka ang isa ay galit at yung isa ay tumahimik, hindi nilalabanan yung galit, ano mangyayari? Yung galit ng isa, unti-unti magsasubside. Later on, pwede na kayo mag-usap. Pero hanggat ang dalawa ay nagsasalpukan, parehong mainit, huwag niyo hong pagsalubungin. Huwag ho kayong gumitna. Kailangan po mayroong mag-prevail na puso na kalmado. Amen po ba? Yun ho ang dahilan kapag ka ho may, limbawa ako po, mag-mediate sa mga awayan, eh una, tinatanong ko po, kayo ba ay willing makipagkasundo? Kasi pagka ho doon pa lang sa unang tanong ko na yon ay sinabi, hindi, hindi. O ano bang dahilan para mag-usap tayo? Ano bang dahilan para niyo ako tawagin at magkasundo? Eh kayo naman pala, parehong ayaw niyo magkasundo. Pero pag sinabi pong, oh, sige, oh, di pakikinggan ko kayo, pero huwag kayo magsasabay. Dahil kung magsasabay kayo, ay mag-aaway din lang kayo, hindi ko kayo maintindihan, kayo nga hindi magkaintindihan. Tapos, gusto niyo na maayos ang inyong sitwasyon, nililinaw ko po. Eh, kasi mahirap po talaga na parehong galit. Eh, alam naman natin, ang galit lumilipas, di ba? Kaya yun po yung dapat nating gawin. At ang sabi pa po ng Kawikaan 12:18, ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Wow! Praise God. So, ang ganda palang gamit ng bibig, ano? Pero masakit din pala siyang gamitin. Nanunugat, pero nagpapagaling. So, alin kayo doon? Nanunugat o nagpapagaling? Pero minsan pareho nating nagagamit. Tayo ang sumugat, kaya tayo din minsan ang nagpapagaling. Kasi gawa din naman natin eh. Pero totoo po yun, hindi natin mapigilan. Pero yun ang katotohanan ng bibig, kaya kailangan talaga mabantayan. Ano pa ang sabi ng Kawikaan 16:24? Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Wow!
Matamis na pangungusap ay parang pulo at pukyutan. Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. So, kung ganito kahalaga ang ating mga labi, alam natin ang tamang gamit. So, nasan ngayon ang lugar ng kritisismo? Nasan ngayon ang lugar ng pagiging judgmental? Nasan ngayon ang lugar ng pagiging negative na ipinapahayag ng ating mga labi? Wala. Bilang ang mga anak ng Diyos, dapat wala ng lugar ang mga bagay na ito. Pero hindi po yan instantly. Kaya nga kailangan bantayan. Kasi hindi pa tayo perfect. Kailangan maging conscious tayo na yun pa ay nag-exist sa atin at kailangan nating ipag-pray, Lord, tulungan mo ako, ang aking bibigyan na naman. Nagsimula na naman. Kailangan natin laging hingin sa Panginoon na ituwid tayo. Katulad nga po na sinabi ko sa inyo, ako talagang hiningi ko sa Panginoon yun, Lord, hindi mo kalooban, imagine niyo, halimbawa kung hindi ako nabago ng Panginoon, nagpe-preach ako, praise the Lord, tapos may mura, praise the Lord. Pangit naman, ano? Kaya hindi ako tatawagin ng Lord. Pero alam niyo, yun ang inalis ng Panginoon sa akin at kala ko hindi talaga mawawala dahil bukang bibig ko na po yun. Bata pa po ako, lumaki ako sa Marikina, sa Palengke, layas. Imagine niyo po yung ugali ng mga batang Palengke. Pero sa biyaya po ng Panginoon, makapangyarihan ng ating Diyos. Tumingin ako sa Panginoon and I was able to do exploits. Lalo na sa pagsunod sa Kanya dahil Siya ang nagbago sa akin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At panguli po at pangwakas. Ayan, sabihin niyo po, hi, salamat. Baka ito na po inaabangan nyo kasi yung wakas eh. Anyway, pang-apat po ay yung ating paa, feet. Ano po naman ang kailangan bantayan natin dito? Watch out where you go or what you are doing. Sabi po ng verse 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ang mata at saka ang paa dapat coordinated. Ito, yung mata natin na sabi, fix our gaze doon sa direction na diretso. Dito naman ay pinapaalalahanan tayo na ang ating lakad naman ay diretso lang. Sabi, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Ang hirap, ano? Gustong pumunta ng tingin ko doon, pa ako naman dito. Ang hirap. Kailangan pala magkasama sila. Kung ano yung tinitingnan ko, dapat yung pa ako doon din papunta. Amen po ba? Napakahalaga pala ng coordination noon. Kaya sabi po ng verse 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. What does it says about our feet? Marami po ang paa natin, marami po sa mga tao, kating-kate pagdating sa galaan. Lalo na ngayong summer. Nako, si Pastor Boy na traffic nung Thursday. Alas 7 ng umaga umalis, alas 5 na daw yata ng hapon nakarating ng Lukban. Bakit po? Nagsabay-sabay pong naglabasan, holiday. Nagsabay-sabay naglabasan ng mga tao. Bakit? Panahon ng galaan. Sana natatraffic po ang lugar ng mga churches dahil maraming mga tao ay nagkita-kita sa lugar. Di ba? Sana natatraffic ang mga parking natin dahil maraming gustong dumalo sa gawain ng Diyos at wala nang lugar, wala nang madaanan. Di ba? How we wish na gano'n ang mangyari. Pero maraming mga paasan dinadala ng kanilang mga paa sa mga gusto ng kanilang kalooban, ng kanilang kasiyahan. Pero bibihira ang mga paa na dinadala sa gawain ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa inyong mga paa, nandito ka ngayon sa araw na ito, dinala ng Panginoon ang inyong mga paa kasi alam niyo mahalaga ang Panginoon sa inyong buhay. Palapakan nga po ninyo ang inyong sarili dahil sa pagsunod ninyo sa kalooban ng Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, yan na yung kating-kati tayo. Dapat yan ang larawan ng ating paa. Kating-kati tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yung kating-kati para sa mga outing. Pag-outing ang aga-aga. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, ay, sa susunod na lang. Hindi, dapat tayo ay may bagong puso, bagong espiritu. Kaya yung bagong puso at bagong espiritu, nakikita yan sa
manifestation ng ating pagsunod sa Panginoon. At itong paan na ito, saan ka dadalhin? Sa pagsunod sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Itong paan na ito, dapat natutuwa, nagagalak, na ginaganap ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga pinapaalalahanan tayo na lumayo, umiwas sa mga bagay na maglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Si Apostle Paul, pinaalalahanan niya si Timoteo, isang kabataan na naglilingkod sa Diyos. Ang sabi niya, 2 Timothy chapter 2, verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Sabi sa Tagalog, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal at mamuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. So ito ang paalaala ni Apostle Paul kay Timoteo, isang batang lingkod ng Diyos. Bilang isang kabataan, alam natin na maraming mga temptations, maraming mga pwedeng humatak kay Timoteo. Mga tawag at hilig ng mga kabataan. Kaya naman nandito si Apostle Paul, ginaguide itong si Timoteo dahil alam niya, potential itong si Timoteo. Pero pag nagkamali siya ng pagsunod sa Panginoon, masasayang ang buhay ng kabataan ito. Kaya nandun ang gabay ni Apostle Paul, kaya sabi niya, flee, iwasan mo, lumayo ka sa mga gawa ng kasamaan. Bakit niya po ipinaalala ito? Kasi po, alam natin na mga kabataan, kapag hindi natin nagabayan, ang mga bata po, ang description, ay totoo naman po, mga kabataan ay mapupusok. At yung kapusukan na yan, ibig sabihin yung maalam, nandun yung passion. Passionate ang mga bata eh. Andyan yung lakas nila, andyan yung kanilang very, mga creative ang mga kabataan. Wala nga lang pera. Pero andyan ang energy, andyan yung kanilang, totoo. Kaya nga si Hitler, nung makita ni Hitler yung potential ng mga kabataan, yun ang ginamit niya para magtagumpay yung kanyang pamumuno. Inignite niya, sinakyan niya itong passion ng mga kabataan na ito. At yung mga kabataan, blindly, sumunod sila kay Hitler. Akala nila tama yung pinagagawa ni Hitler sa kanila. Now, ang question, what if itong mga kabataan na ito ay katulad ni Timoteo at mayroong isang Paul na nag-lead sa kanila sa halip na pangunahan ang pag-slaughter sa mga Hudyo ay nagpipreach ng gospel, mga kabataan na on fire para sa Panginoon. Ano kaya ang nangyari sa history? May iba. Pero yun ang ating alam, nagtagumpay si Hitler sapagkat ginamit niya ang passion ng mga kabataan ito. Mapupusok at yung kapusukan na yun, ginamit niya sa kanyang hangarin. Pero mga kapatid sa Panginoon, naririto si Apostle Paul, nakita niya potential itong si Timoteo at kailangan niyang gabayan ang kabataan ito. At anong ginawa niya? Pinaalalahanan niya si Timoteo. Anong paalala niya? Pursue righteousness. So ang mga kabataan, mga kapatid, hindi lang natin sila sasabihan na lumayo sa kasamaan. Ang sabi niya, pursue righteousness, faith, love. Bakit niya sinabing pursue? Kasi kailangan mga kapatid, mga kabataan, kung ilalayo natin sila sa kasamaan, bigyan natin sila ng alternatibo ng mga ginagawa para sa Panginoon. At ang maganda mga kapatid, dyan po magagaling ang church. Kaya ang dami pong na-develop ng mga churches, ng mga kabataan na achievers, mga successful, kasi trained sa church. Hindi po ba kayo nagagalak? Madami po sa atin lumaki sa Sunday school, naturuan. And later on, pagdating po niyan sa mga kani-kanilang mga school, mga leaders yan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, hindi tayo buntot, kundi mga ulo. At dahil naturuan sila, nag-excel sila. Mga kabataan na nakita nila yung kanilang potential at ginagamit sila ng Panginoon. Bakit? Nalagyan kasi ng lugar sa mga gawain ng Diyos na ilagay sila, itrain sila para sa halip na ang kaaway ang gumamit, nalagyan sila ng mga bagay na nagagawa nila ng makabuluhan. Kaya sabi ni Apostle Paul, pursue righteousness. Ibig sabihin, hindi lang niya inalis sa kasamaan, binigyan niya ng mas mabuting alternatibo na gagawin para makapaglilingkod ng mabuti sa Diyos. At yun po yung nakikita natin. Ngayon, kita natin mga kabataan natin. Ano po ang activities niyan? School, bahay, church. Yung mga talaga nagpapagamit sa Panginoon, yan lang halos ang umiikot.
Pero yung ibang mga walang tanim na salita ng Panginoon, nasan yan? Dapat nasa school, nasa computer. Dapat alam ng nanay nasa school, nasa barkadahan. Andiyan po ba kayo? Kasi mga kabataan na hindi naturuan kung para saan ang kanilang kabataan, ang kanilang kalakasan. Pero dahil sa Panginoon ako, natutuwa po ako sa Panginoon, sa mga kabataan natin, nakita ko po yung training na yan dito sa ating church, sa ibang mga churches, nadala ko po yan sa Sariaya, at sa biyaya ng Lord yung ating mga kabataan sa Sariaya. Karamihan, kung hindi man lahat, pero talagang mga nag-excel po sila. Kahit madaming mga ginagawa, hindi napapabayaan ang pag-aaral. At hindi lang yung pag-aaral ang mahalaga sa kanila, priority ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, lalo na po kayo mga magulang, huwag niyo pong pipigilan ang inyong mga anak kung sila po ay nagsasabi sa inyo, pupunta po ako ng church, maglilingkod ako sa Panginoon, aawit ako, tutugtog ako, maghahayag ako ng salita ng Diyos. Huwag niyo pong pigilan ang inyong mga anak o kung kayo may mga guardian at nagpapaalam ang inyong mga anak o mga inaalagaan, huwag niyo pong pigilan sapagkat mabuti po yung kanilang gagawin. Makikita niyo po, malaki ang pagbabago, pagkakaiba na naglilingkod talaga mga kabataan. Ngayon, mga kabataan naman, kaya naman minsan ang mga magulang ay nagpipigil, ginagawa namang excuse ng mga kabataan ang church para makaiwas mga gawaing bahay. Oo, kaya punta po akong church. Yung pala, kaya doon sa church, wala siyang ginagawa. Pag that's sa bahay nga naman, iwas ang mga gawaing bahay. Ako po, talagang particular ako. Hindi po pwedeng dito sa church, okay ka, pero hindi mo nagagawa yung paglilingkod mo doon sa bahay. Mas lalo ka nga dapat na gumawa. Yung iba po mga kabataan natin doon, tatapusin muna yung gawain sa kanila. Tapos saka po, para payagan pumunta ng gawain ng Panginoon. So mabuti po yun. Ang pangit ay yung nagpapaalam sa church, pero umiiwas lang pala sa mga gawain. Ibig sabihin, kapag naturuan natin ng mabuti, ng tama, katulad ni Apostle Paul, tinuruan niya mabuti si Timoteo. Yung kanyang paa ay ginaid niya patungo sa paglakad sa katuwiran ng Diyos. Ano nangyari kay Timoteo? Kita natin, si Timoteo ay naging managumpay. E mga kapatid sa Panginoon, ang paa na ito ay dapat gamitin natin. Dapat kating-kati ang paa na ito para sa paglilingkod sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Dapat po ang paang ito ay kating-kati sa paglilingkod sa Diyos. Dapat hindi na pinipilit. Dapat nagkukusa na kasi yun yung udyok ng puso natin. Ako'y may bagong espiritu mula sa aking Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya ang aking buhay para na sa aking Diyos na nagligtas sa akin. Kaya yung paglilingkod natin, kusa na yan. Kasi mula yan sa binagong puso. Amen po ba? Kaya kapag ka ikaw ay pinipilit pa para maglingkod sa Panginoon, baka hindi mo pakilala talaga ang iyong Panginoon. At maganda mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 15. Napakaganda ng larawan ng mga paa na naglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil bagong pedicure, hindi dahil nagpa-puts pa. Sabi ng banal na kasulatan, Romans 10:15. Basahin nga po natin ang malakas na sabay-sabay. At paano makapangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo ayon sa nasusulat? O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ang sabi po sa English, sa NIV, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ang ating mga paa na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos ay paa na napakaganda sa paningin ng Diyos. Uulitin ko po, ang mga paa na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos, yan yung mga paa na tuwang-tuwa ang Panginoon, nalulugod ang Panginoon, sapagkat yan ang hinahanap ng Panginoon sa mga paa na ibinigay niya sa atin. Gamitin para sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Ngayon ang tanong bilang pagtatapos po. What are the biblical ways to protect your heart? Tatlong bagay, madali lamang po. Number one, if you want to protect your heart, be a good soil. Ang ibig sabihin niyan, pay close attention to God's Word.
Sabi doon sa ating verse, "My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words." So ang good soil, hindi lang yung nakikinig. Pinag-aralan po natin yan. Dapat parang ating puso ay mabantayan natin, kailangan ito ay matabang lupa. Na kapag ka naitanim ang salita ng Diyos, tumutubo at nagbubunga. Ang matabang lupa, tinatanggap ang salita ng Diyos. Ang matabang lupa, niyayakap ang salita ng Diyos. Ang matabang lupa, inuunawa ang salita ng Diyos. Yun ang larawan ng matabang lupa. Kaya kapag ka ito ay hindi ninyo nagagawa, yung binhi, kahit gusto niyang tumubo, pero ayaw niyong unawain, ayaw niyong tanggapin, ayaw ninyong yakapin, hindi mangyayari. Sapagkat ang mabuting binhi, kailangang matanim sa mabuting lupa. At kayo po yun. Tayo po yun. Amen? At ang mabuting lupa ang nagbibigay ng kalaguan sa ating puso. So be a good soil. Number two, pray for your heart always or fervently. Sabi ni David, Awit 51 verse 10, "Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me." So ipag-pray natin sa ang area ng puso mo na hindi mo pa nasusunod ang Panginoon. Yung lips mo ba ay patuloy pa ding naghahabi-habi ng mga kwento? Nandun ka pa ba kay Marites at kay Tolitz na hindi nakalooban ng Panginoon? O gusto mo nang imarites ang good news? Mas mabuti yon. Pero kung ang minamarites mo ay ang mga buhay ng may buhay, repent, ask the Lord, "Lord, renew a right heart, renew a right spirit within me." Kasi hindi ito ang kalooban mo. Ang gusto mo, Panginoon, itong labing ito ay hindi na maghahabi ng mga kasinungalingan at hindi magiging instrumento ng kasiraan ng buhay ng iba. Create in me a new heart. At bantayan mo ang aking labi, Panginoon, para magsabi lamang ito ng katotohanan. So pray for your heart fervently. And lastly, pursue holiness or godliness. Ang paa mo, sa mo dadalhin? Para mabantayan ang iyong puso, bigyan mo ng kasiyahan ng Diyos mula sa paa na ibinigay sa iyo, masihan ka na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kapag ka ang paa mo, dinadala ka sa kaliwa, sa kanan, sabi ng banal na kasulatan, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Pag dinadala ka kung saan-saan, "Lord, hindi ito ang kalooban mo, tulungan mo po ako. Gusto ko pong gamitin ang paang ito, maging kating-kati ang paang ito para sundin ang kalooban mo, Panginoon." Pursue personal holiness. At paano mangyayari yon? Maging kabahagi kayo ng mga gawain. Mga kapatid, yung ipinapanawagan po dito every announcement ng mga buhay-ugnayan, iba't ibang mga gawain, yan po'y bahagi ng ating church activities na ang purpose para lalo kayong lumalim, lumago sa buhay pananampalataya. Doon ninyo dadalhin yung lakas ng inyong paa patungo sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? At sa pamamagitan ng mga bagay na yan, mga kapatid, I believe we will be able to guard and protect our heart, which is very precious, ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Papagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.